our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Marami ang nagtataka, mga kababayan, kung bakit nga ba itong Vice President Sara Duterte ay hindi ito ninyo maringgan, ha, na ipagtanggol o maringgan man lang na magbigay ng kanyang opinion o pananaw o ano pa man na dapat nating marinig patungkol dito sa usapin ng West Philippine Sea. Di ba? Bakit nga ba? Samantalang sa mga ibang mga usapin na hindi ngayon mainit na pinag-uusapan at hindi yun yung interest na marami nating mga kababayan. Aba, yun yung kanyang pinupunterya at yun yung kanyang pinangangatiranan, binibigyan ng opinion, pananaw, na minsan madalas ay tanungin ng taong bayan, bakit nga ba hindi ka nagsasalita sa usapin ng West Philippine Sea? Bagkos para bang tila kinakampihan nyo ang China. Sampo ng inyong kagrupo sa inyo, ng sampo ng inyong pamilya sa pangunguna ni Digong, ni Duterte. Ha? Oo. Bakit nga ba? Oo nga. Bakit nga ba? Sa bagay, dahil marami naman ng mga nagsilabasan ng mga usap-usapan at ng mga issue na tila nga ba itong si dating Pangulong Duterte ay binenta nga itong ating teritoryo dyan sa Pilipinas o dili kaya ay pinagkasundo sa China, ha? Kaya hindi na nga natin ito mahawakan o mapwestuhan dahil nga ito ay kinubkob na ng China. Oo, no? Kawawa naman talaga yung mga Pilipino, no? Inaagawan ng teritoryo. Kasi alam nyo mga kababayan, ha? Ang teritoryo natin, kung inyong iisipin o titignan sa mapa, eto yan. Tingnan ninyo, mga kababayan. Kita nyo. Itong puti, yan ang Pilipinas, ayan yung Palawan. Kita nyo naman yung mga kinubkob ng China, yung Scarborough. Yan. Ang lapit-lapit lang sa atin. Itong sky blue na yan, na guhit, yan yung EEC natin, exclusive economic zone natin. Yan, yung sky blue na yan. Nakapasok ang Scarborough na kinubkob ng China. Malapit na malapit lang sa Luzon yan. Eto namang Spratly, kita nyo naman, malapit na malapit yan sa Palawan. Nakita nyo naman yung China kung gaano kalayo. Pero tila ba ang mga Duterte, ang mga, yan, sila BP Sara, ay para bang, gusto nyo na ba talagang maging probinsya ng China itong Pilipinas? Abay, nakakalungkot naman ito. Kita nyo kung gaano kalapit lang sa teritoryo natin. Pasok na pasok sa ating exclusive economic zone. Itong mga isla na pinag-aagawan ng Pilipinas at China. Kita nyo mga kababayan. Ha? Ayan yung mapa. Layo ng China. Milya-milya layo. Samantalang tayo. Kita nyo, lapit lang. Kailangan nyo pa bang i-memorize yan? Di ba't mas malapit pa nga itong Malaysia at saka Vietnam kung tutuusin dito sa Spratly. Pero ang pinakamalapit talaga ay atin talaga. Grabe no, grabe talaga itong mga incheck. Sobra. Halos sakupin na nila ang ang Luzon. Baka sa susunod ng mga panahon mga kababayan, ang Luzon ang kinin na rin ng mga China. Aray! Boom! Naloko na. Kakagigil. Pero kita nyo naman itong si Sara. Panoorin nyo. Ko ay nakikiisa sa mga mamamayang Pilipino. Kita nyo mga kababayan, ha? Sa gera ng Gaza, nakapagbigay ito ng kanyang... Kakatawa si Sara. Sabi? Sa War in Gaza. Sara, pasok. At sa pandaigdigang komunidad sa pagpapahayag ng pag-alala sa lumalalang karahasan sa gitnang silangan.
At ang epekto nito sa mga inosenteng sibilyan, lalo na ang mga bata, na pangunahing biktima at may pinakamalaking posibilidad na maapektuhan sa ganitong kaguluhan. Ako'y nananawagan sa aking mga kapwa Pilipino na ipahayag ang isang tigil putukan at dalhin ang usapin ng kapayapaan sa mesa. Oy, sagasa yan. O, sa kaso naman ni Kibuloy. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Mm. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy. Sobra ka naman, Shara. Pinaharap lang. Oh, ngayon eh may warrant na, paano 'yan? Naloko. Oh. Kasi nga hindi humaharap. Ano masasabi mo ngayon? Grabe ka naman, Shara. Para bang ano, para bang ikaw na mismo nagsasabi na hindi na umiira lang sistema ng batas eh. Dito sa Pilipinas, vice presidente ka pa naman. Kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Paano hindi mapatunayan? Paano nga mapapatunayan na hindi naman umaharap si Kibuloy? Di magharap-harap sila. 'Di ba? Para bang ikaw eh parang kumakampi pa sa mga ano eh ng biktima eh. Imbis na kampihan mo yung mga biktima, ah, tulad ng ginagawa ni Risa, eh, ikaw iba, ibang level. Sa totoo lang. Oo, eh kung gusto niyo maging presidente to si Shara, nako kayo na lang. Oo, inyo na 'yan. Oo. Eto ba presidente niyo? Oo. Oh, sa pambubuli ng China ay nagawa pa niyang magsasalita ng ganire. Oh, pasok. Ano sabi mo? Ha? Vice presidente yan, ha? Oo, kita nyo naman, ha? Pa-incheck-incheck pa, eh. Sasampalin kita ng burat. Ewan ko kung naiintindihan nyo, mga kababayan. Eh, parang ano, eh. Parang tuwantuwa pa. Sasampalin kita. Tuwantuwa yung mga DDS dito. Oo. Sasalita lang ito. Wow, palakpakan nyo mga yan, di ba? Sasampalin kita ng burat. Ay, nako, mga kababayan. Eh, kayo na bahalang humusga. Pero alam nyo, sana ano, itong mga ito, matapos na ang karera sa politika. Nasko, hindi tayo makausad-usad sa totoo lang. Tapos isisisi sa Pangulong Bongbong Marcos lahat. Samantalang itong mga ito, eh, pasaway sa bayan. Ayan ang gustong-gusto nila na maging China na siguro itong lugar natin, itong Pilipinas. Di ba? Sabagay, yun naman ang binanggit ni Pangulong Bongbong ni Pangulong Duterte, no? Na sana ay maging probinsya na ng China ang Pilipinas. Ay, nako, buhay talaga ng mga politiko sa ating bansa. Kaya tayo hindi umuusad eh. Kahit anong gawin ng leader natin, na mapabuti at mapaayos, wala mangyayari. Eh bahala na kayo. Kayo naman ang tayo naman ang huhusga pagdating ng halalan kung iboboto pa natin 'tong mga ito, 'tong mga kaalyado ng mga Duterte na 'to. 'Di ba? At saka yung mga nagpapanggap lang na makabayan daw. Anyways, mga boss. Muli, maraming salamat po. Mike Cervera, nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandakaw na mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!